Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay balik na naman dito sa kusina ng Chef Alans. Shout out muna tayo sa ating mga followers, likers, at mga subscribers. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po. At itong lulutuin natin ngayong umaga ay request ng isang kamag-anak sa Paris, France. Si J. Mark Gerlan. Hello, J. Mark. Ito, panoorin mong mabuti pagluto ng dinaldalem. Yan ang request niya, dinaldalem. Pero sa atin, sa Ilocos, ay igado. Ngayon, ang mga sangkap ng igadong ito ay baboy, nahiwa-hiwa na. Strips ang hiwa. Ito yung pinaka-importante. Dalem, atay. Yan ang sinasawag na higado, higado. Higado sa Espanyol ay dalem. Ito, taban na sili, bell pepper. Ito, green peas, yung gisantes na nakalata ito. Toyo, laurel at saka pamintang durog, asin. Lalagyan din natin ng asin kasi huwag nating sosolohin na lagyan ng toyo kasi masyadong maitim pag toyo ang panimpagtimpla. Ito, syempre, ang sukang Iloco, sibuyas, bawang. Ito, meron kasi kaming honey na galing sa Sigay, Ilocos Sur, kaya lalagyan ko siya. Optional ito. Kung wala kayo nito, pwede rin konting asukal na lang pantimpla. Okay? Mag-uumpisa na tayo. Pero bago yan, meron pa rin tayo isang nanonood ngayon sa atin, si Cheska. Ito yung gustong-gustong magluto na pamangkin ko taga Project 8. Oh, Cheska! Pipay and Pitot! Panoorin niyo mabuti ito, ha? Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay balik na naman dito sa kusina ng Chef Alans. Shout out muna tayo sa ating mga followers, likers, at mga subscribers. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po. At itong lulutuin natin ngayong umaga ay request ng isang kamag-anak sa Paris, France, si J. Mark Gerlan. Hello, J. Mark. Ito, panoorin mong mabuti pagluto ng dinaldalem. Yan ang request niya, dinaldalem. Pero sa atin, sa Ilocos, ay igado. Ngayon, ang mga sangkap ng igadong ito ay baboy, nahiwa-hiwa na. Strips ang hiwa. Ito yung pinaka-importante, dalem, atay. Yan ang sinasawag na higado, higado. Higado sa Espanyol ay dalem. Ito, taban na sili, bell pepper. Ito, green peas, yung gisantes na nakalata ito. Toyo. Laurel at saka pamintang durog, asin. Lalagyan din natin ng asin kasi huwag nating sosolohin na lagyan ng toyo kasi masyadong maitim pag toyo ang panimpagtimpla. Ito, syempre, ang sukang Iloco, sibuyas, bawang. Ito, meron kasi kaming honey na galing sa Sigay, Ilocos Sur, kaya lalagyan ko siya. Optional ito. Kung wala kayo nito, pwede rin konting asukal na lang pantimpla. Okay? Mag-uumpisa na tayo. Pero bago yan, meron pa rin tayo isang nanonood ngayon sa atin, si Cheska. Ito yung gustong-gustong magluto na pamangkin ko taga Project 8. Oh, Cheska! Pipay and Pitot! Panoorin niyo mabuti ito, ha? At gagayahin ninyo.
Okay guys. Oh, ready na tayo. Ante banget. Oh, anong gagawin natin? Sige na. Ang unang-una, pagsamahin natin itong hiwa-hiwang baboy at saka atay. Titimplahan natin ng bawang, laurel, at paminta. Asin. Toyo. Sukang Iloco. At saka yung honey. Ito ay ibabad muna natin siya ng 3 oras. O kung nagmamadali kayo, pwede yun ang diretsyong lutuin. Ito lang para ito pa pinapakita kayo yung tamang pagluluto niya. O ito. Ganito ha. O, balik tayo dito. Sa ginagawa natin, magigisa muna natin itong bawang. O, bawang. Bukod doon sa nilagay kong bawang dun sa pagbabad kanina, meron pa rin bawang na iba dito. Okay. Meron din tayong gusto matuto nito pagluluto ng higado. Ang ating kaibigan si Susan Molina. Tikandon po ito pero sa Quezon City na siya naninirahan ngayon. O Susan, manood ka ha. O susunod, sunod na natin itong sibuyas. Napansin nyo, tinanggal ko muna yung atay kasi merong ano doon, merong sikreto doon bakit ko tinanggal ang atay. Sasabihin ko yun mamaya kung bakit. Mauna muna itong mga nababad na laman. Nababad ho ito ng 2 oras. Ito yung marinade. Ilalagay natin ito para ito pag magpapalasa sa kanya at patutuyuin pa ulit natin siya. Okay? O eto na yung atay na sabi ko kanina, huwag munang isasabay. Kasi pag sinabay natin sa pagpapalambot yan, titigas ang atay. Kaya bago maluto ito, ilalagay natin yung atay para hindi siya masyadong manigas. Malambot lang siya, tama lang. Ayan. Naalala ko pa nung bata ako, bumibili ako nito ng isang order sa Saling's Restaurant doon sa Old Public Market. Piso ang isang order noon, pero ngayon yata 35 o 40 na. Aling Saling Restaurant ni Nana Saling ng Mansano. Oh, ayan, mga taga-Kandon, kilala niyo siya. Oh, ilalagay na ito. Patayin na konti para may pang-iba o may pala. Saka ito.
Yung iba, ilalagyan nila ng ano ba yung sauce na yon? Ano ba yung sauce na yon? Ah, oyster sauce. Ilalagyan din ng pineapple juice. Hindi natin lalagyan ng ganon. Kung gusto nyo lang lagyan, gawin ganon. Okay lang. Kaya lang ina-achieve natin dito ay yung original na Ilocano Gigado. Ayan. Lapit na. Sabi ko sa inyo, titikman ang dinuluto. Kasi yun ang sikreto. Titikman. Hindi yung naka-formula na sinusunod na isang ganito, isang ganon. Okay na. Kailangan tikman. Ay, sarap. Papa-shout out daw ulit tayo kay Elis and Aisel sa Paranaque. Mga pamangkin ko ito na mahilig din magluto. Sana gayahin nyo ito, ha. O, ayan. Aisel and Elis Puntalan from Paranaque City. Oh, pwede na ito. Oh, J. Mark Gerland sa Paris, France. Okay na ito. Kaya mo na sigurong lutuin ito. Susan Molina sa Quezon City. At Cheska, Pipay, and Pitot. Aluluto nyo na siguro lahat ito. Si Aisa, si Ace, si Elis, at saka si Aisel. Oh, pwede nyo itong lutuin, ha? Oh, luto na. Mangantayon, kabsat. Mangantayon, naluton.